Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwento na ito ay ipagpatuloy natin ang kwento ni Warren. Martha? Anong ginagawa mo? Anong ibig sabihin ito? Bakit? Hindi na natapos ni Lulu noon ang kanyang sasabihin. Mahal, patawarin mo ko. Meron akong hindi sinasabi sa'yo. Pero maniwala ka, hindi ko ito ginusto. Sabihin mo nga sa akin, Martha. Isa ka bang aswang? Sumagot ka. At gusto mo pang saktan yung anak natin? Anong klase kang ina, Martha? Uwi ka pa noon ni Lolo habang papalabas ng kwarto. Dahil sa galit nito, ay agad siyang nagtungo sa kusina para kumuha ng asin. At agad nitong binalikan si Martha. Mahal, ano yung hawak mo? Huwag mo naman itong gawin sa akin. Hindi ko to sinasadya. Maawa ka sa akin, mahal. Hindi ko ito ginusto. Pagmamakaawa pa noon ni Martha. Pangako, hindi ko na iyon uulitin. Sabigyan mo lang ako ng pagkakataon. Ipakita ko sa'yo. Magbabago na ako, mahal. Is maawa ka. Uwi ka pa ni Martha habang umiiyak. Noong mga oras na yun, ay natigilan si Lolo dahil naawa siya sa kanyang kasintahan si Martha. Nagsimula nang tumutulo ang kanyang mga luha habang nakatingin sa kanyang mag-ina dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang natuklasan. Ngunit sa halip na magalit siya dito, mas nanaig sa kanya ang pagmamahal sa kanyang mag-ina. At noong nagtangka siyang lumapit sa kanyang asawa, ay bigla namang dumating ang kanyang mga magulang sa kanilang kwarto. O anak, ano yung ingay na narinig namin kanina? Nag-aaway ba kayo? Wika pa ng ina ni Lolo. Subalit hindi naman nakasagot si Lolo noon dahil naguguluhan pa ito at hindi niya alam kung sasabihin ba niya sa kanyang mga magulang tungkol kay Martha. Ayan kasi, ang babata niyo pa, gumagawa na kayo ng mga kalukuhan. Ayan tuloy. Sana kung trabaho lang yung ina at tupag mo, hindi ka magkaganyan. Bahala ka na nga dyan. Halika na dito, Imelda. Pabayaan mo yung anak mo. Wika pa ng kanyang ama na sabay hila sa kanyang ina. Noong mga oras na yun, ay hindi alam ni Lolo kung ano ang kanyang gagawin. Hindi rin niya sinasabi sa kanyang mga magulang tungkol kay Martha. Subalit binigyan niya ng pagkakataon si Martha na hindi na niya uulitin ang kanyang ginagawa kanina. Nangako naman ang babae kung kaya't naniwala naman si Lolo. Makalipas pa ang ilang araw, naging maayos naman ang lahat. Araw-araw wala si Lolo sa kanilang bahay dahil tumutulong ito sa pag-araro sa bukid. Tanging si Martha lang ang maiwan palagi sa bahay. Hanggang isang araw noon ay matagal na kauwi si Lolo dahil kailangan pa niyang tapusin ang kanyang ginagawa sa bukid. Habang abala ito sa kanyang ginagawa, ay bigla na lang kinakabahan si Lolo noon. Inisip niya kasi ang kanyang mag-ina. Kung kaya't binilisan na lang niya ang kanyang mga gawain para matapos na ito agad at makauwi na sa kanilang bahay. Hindi alam ni Lolo noon kung ano ang kanyang mararamdaman nung mga oras na yun. Halong kaba at pag-alala ang nararamdaman ni Lolo noon. Hanggang sumapit ang alas 8 ng gabi ay natapos na si Lolo. Kahit dali-dali itong naglalakad patungo sa kanilang bahay. At noong nakarating na ito, ay agad siyang pumasok sa kanilang kwarto. At agad niyang tinawag ang kanyang asawa. Martha, mahal ko. Nandito na ako. At noong pagbukas niya sa pinto, ay wala doon si Martha. Kung kaya't agad siyang nagtungo sa kwarto ng kanyang mga magulang para tanungin kung nakita ba nila si Martha. Nay, nakita niyo ba si Martha? Wala kasi siya sa kwarto niya eh.
Tanong pa ni Lolo. Ano? Nandyan lang yan kanina ha. Bakit ba siya umalis? Saan naman nagpunta yung babaeng yun? Alam mo, pagsabihan mo yung asawa mo ha. Dahil madalas na yung lumabas ng gabi. Buntis pa naman yun, delikado. Tugon pa ng ina ni Lolo. Sige po, Nay. Hahanapin ko na lang siya. Baka nandyan lang yan sa labas nagpapahangin. Kung kaya't walang ano-ano, ay agad namang nagtungo si Lolo sa labas ng bahay. At sabay tawag ng pangalan ni Martha. At noong gabi din yun, ay kabilugan ng buwan. Kung kaya't hindi siya nahihirapan na hanapin ito, dahil maliwanag naman sa paligid. Martha! Nasaan ka ba? Gabi na, umuwi na tayo. Saan ka ba nagsusuot? Wika pa noon ni Lolo habang hinahanap si Martha. At noong nasa kalagitnaan na ito ng kanyang paglalakad, ay meron siyang naaninaga na isang tao na parang umaatungal sa ilalim ng buwan. At para mas maliwanagan si Lolo, ay mas lumapit pa siya dito. At doon niya nakita na ang taong yun ay walang iba kundi si Martha, na puno ng dugo ang kanyang katawan at nakatingin sa malaking buwan na parang aso at nagbabaga ang kanyang mga mata. Sa puntong iyon, Miss Selena, ay hindi ko alam kung ano ang aking gagawin, dahil akala ko pa ay nagbabago na si Martha. Subalit ganoon pa rin ito, kung kaya't galit na galit si Lolo noon habang nakatingin sa kanya. Maya-maya pa ay napansin ni Lolo na maliit na ang tiyan ni Martha. Anong nangyari? Bakit bigla na lang lumiit ang tiyan ng aking asawa? Imposible naman kung nanganak na siya. Wika pa noon ni Lolo sa kanyang sarili. Hanggang sa hindi na siya nakapagtimpi pa, ay nilapitan niya si Martha. Martha, anong ibig sabihin nito? Akala ko ba nagbabago ka na? Kaya hindi ko sinabi sa mga magulang ko. Pinaniniwala mo lang pala ako sa kasinungalingan mo. Pero yung totoo, hindi mo kayang magbago. Wika pa noon ni Lolo habang umiiyak. Ngunit naging mabalasik na ang tingin ni Martha. Tila ba hindi niya kilala si Lolo? At dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Martha, anong ibig sabihin nito? Nasaan ang ating anak? Tanong pa ni Lolo noon kay Martha. Subalit ay hindi lang ito sumagot, at mas lalo lang itong umaangil habang nakatingin kay Lolo. Pinatay mo ang anak ko. Pagbabayaran mo ito, Martha. Hinding-hindi kita mapapatawad sa ginagawa mo. Wika pa noon ni Lolo na galit na galit. Subalit wala lang iyon kay Martha. Kung kaya't walang ibang magagawa si Lolo noon, agad niyang kinuha ang kanyang punyal sa kanyang tagiliran. At sakto naman ay biglang lumundag sa kanya si Martha. Subalit naunahan ito ni Lolo. Natamaan niya ito sa may bandang likuran. Kung kaya't agad itong napahandusay sa lupa. Kung kaya't dahil doon ay nahirapan na itong gumalaw. At meron itong sinasabi ni Lolo. Mahal, patawarin mo ko. Hindi ko sinabi sa'yo. Nagpadala ako kaya ko ito nagawa. Patawarin mo ko, mahal. Nararapat lang ito sa akin. At sana malaman mo na mahal kita. At ganun rin yung anak natin. At sana mapatawad niya rin ako. Kasi hindi ko napigilan ang aking sarili. Mahal, sa huling pagkakataon, maraming salamat. Dahil na alam ko na totoo mo akong minahal. Wika pa ni Martha bago ito tuluyan mawala ng malay. Iyak nang iyak si Lolo noon habang yakap-yakap si Martha. Mahal, patawarin mo ko sa ginagawa ko sa iyo. Hindi ko sinasadya.
anong gagawin ko ngayon na wala na kayo? Hindi ko kakayanin. Matapos mangyari yun, eh nalaman na rin ang kanyang mga magulang tungkol sa pagkatao ni Martha. At hindi ito makapaniwala. Sa halip na maawa sila kay Lolo, subalit pinagalitan lang ito ng kanyang ama. Kasalanan mo yan. Hindi ka kasi nakinig sa amin. Kung nakinig ka lang, hindi sana mangyari to. Naiintindihan naman ni Lolo ang kanyang mga magulang dahil meron naman siyang nagawang kasalanan. Hanggang makalipas ang ilang buwan, ay nakapagpa siya si Lolo na bumalik sa kanyang pag-aaral. Bumalik ito sa syudad at doon pinagsabay niya ang kanyang pag-aaral at pagtatrabaho. Hanggang sa nakapagtapos si Lolo ng high school, sa kanyang sariling pagsisikap, natuto na rin siya sa kanyang pagkakamali, kaya naging matatag na ito sa kanyang buhay. At hanggang dito na lang ang aking kwento, Miss Selena. Lubos na gumagalang, Warren.